Unang Hari. Ang sinabi ni Propeta Ahiya laban kay Jeroboam. Ikalabing apat na kabanata. Nang panahong iyon, nagkasakit ang anak na lalaki ni Jeroboam na si Abija. Kaya sinabi ni Jeroboam sa asawa niya, "Pumunta ka sa Shilo. Magbalat kayo ka para walang makakilala sa iyo na asawa kita." Naroon si Ahiya, ang propeta na nagsabi sa akin na magiging hari ako ng Israel. Pumunta ka sa kanya at magdala ng mga regalo na 10 tinapay, mga pagkain, at 1 garapong pulot. Dahil sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa anak nating. Kaya pumunta ang asawa ni Jeroboam sa bahay ni Ahiya sa Shilo. Matanda na si Ahiya at hindi na makakita. Pero sinabi ng Panginoon kay Ahiya, "Papunta rito ang asawa ni Jeroboam na nagbalat kayo para hindi makilala. Magtatanong siya sa iyo tungkol sa anak niyang may sakit. At sagutin mo siya nang sasabihin ko sa iyo." Nang marinig ni Ahiya na papasok siya sa pintuan, sinabi ni Ahiya, "Halika, pumasok ka. Alam kong asawa ka ni Jeroboam. Bakit ka nagbabalat kayo? May masamang balita ako sa iyo. Umuwi ka at sabihin mo kay Jeroboam na ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ikaw ang pinili ko sa lahat ng tao para gawing pinuno ng mga mamamayan kong Israelita. Kinuha ko ang kaharian sa pamilya ni David at ibinigay sa iyo. Pero hindi ka katulad ni David na lingkod ko. Tinupad niya ang mga utos ko. Sumunod siya sa akin ng buong puso at gumawa ng matuwid sa aking paningin. Mas masama ang ginawa mo kaysa sa ginawa ng mga pinunong nauna sa iyo. Itinakwil mo ako at ipinagpalit sa pamamagitan ng pagpapagawa ng mga Diyos-Diyos ang gawa sa metal. Dahil dito, padadalhan ko ng kapahamakan ang sambahayan mo. Papatayin ko ang lahat ng lalaki, alipin man o hindi. Wawasakin ko ng lubusan ang sambahayan mo, tulad ng dumi na sinunog at walang natira. Ang mga miyembro ng sambahayan mo na mamamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso, at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon. Mangyayari ito dahil ako, ang Panginoon, ang nagsabi nito." Pagkatapos, sinabi ni Ahiya sa asawa ni Jeroboam, "Umuwi ka na sa inyo. Pagdating mo sa inyong lungsod, mamamatay ang iyong anak. Ipagluluksa siya ng buong Israel at ililibing. Siya lang sa sambahayan ni Jeroboam ang maililibing ng maayos. Dahil siya lang sa sambahayan ni Jeroboam ang kinalugdan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. At sa panahong ito, maglalagay ang Panginoon ng hari sa Israel na siyang gigiba sa sambahayan ni Jeroboam. Parurusahan ng Panginoon ang Israel hanggang sa manginig ito tulad ng talahib na humahapay-hapay sa agos ng tubig. Aalisin niya sila sa magandang lupain ito na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno at pangangalatin sila sa unahan ng ilog ng Euphrates. Dahil ginalit nila siya, nang gumawa sila ng mga posteng simbolo ng Diyos ang si Asherah. Pababayaan niya sila dahil sa mga kasalanan ni Jeroboam na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel." Pagkatapos, umuwi ang asawa ni Jeroboam sa Tirza. Pagdating niya sa pintuan ng bahay nila, namatay agad ang kanyang anak. Ipinagluksa ng buong Israel ang kanyang anak at inilibing nila ito, ayon nga sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Propeta Ahiya. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jeroboam, pati na ang kanyang pakikipaglaban, ay nakasulat sa aklat na kasaysayan ng mga hari ng Israel. Naghari si Jeroboam sa Israel sa loob ng 22 taon. Nang mamatay siya, ang anak niyang si Nadab ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Rehoboam sa Huda. Si Rehoboam na anak ni Solomon ang hari sa Huda. 41 taong gulang siya nang maging hari. Naghari siya sa loob ng 17 taon sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel, kung saan pararangalan siya. Ang ina ni Rehoboam ay si Naama na taga-Amon. Gumawa ng kasamaan ang mga mamamayan ng Huda sa paningin ng Panginoon, at mas matindi pa ang galit ng Panginoon sa kanila kaysa sa kanilang mga ninuno, dahil mas matindi ang mga kasalanan nila. Gumawa rin sila ng mga sambahan sa matataas na lugar
at mga alaalang bato at nagpatayo sila ng mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah sa ibabaw ng bawat burol at sa lilim ng bawat malalagong punong kahoy. Bukod pa rito, may mga lalaki at babaeng bayaran sa lugar na pinagsasambahan nila. Gumawa ang mga mamamayan ng Huda ng lahat ng kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Nang 5 taon ng paghahari ni Rehoboam, nilusob ni Haring Shisak ng Ehipto ang Jerusalem. Kinuha niya ang mga kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo. Kinuha niya ang lahat, pati na rin ang lahat ng pananggalang na ginto na ipinagawa ni Solomon. Kaya nagpagawa si Haring Rehoboam ng mga pananggalang na tanso na kapalit ng mga ito. At ipinamahala niya ito sa mga opisyal ng mga gwardya na nagbabantay sa pintuan ng palasyo. At kapag pupunta ang hari sa templo ng Panginoon, sasama sa kanya ang mga tagapagbantay na dala ang mga pananggalang na ito. At pagkatapos, ibabalik din nila ito sa kanilang kwarto. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Rehoboam at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari sa Huda. Palaging naglalaban sila Rehoboam at Jeroboam. Nang mamatay si Rehoboam, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ang ina ni Rehoboam ay si Naama na taga-Amon. At ang anak niyang si Abijah ang pumalit sa kanya bilang hari.